Ayan. Ang loyal daw, sabi si Daniel. Entra daw. Nagtatanggol ni Kuya si Daniel. Ayan. Loyal yan, ma'am. Si Catherine yung nagloyal pa. Ha? Imimedya natin ito. Patay tayo dyan. Ayan. Ito ang ating ano, mga high value ano. High value items. Ayan. Hindi kasi permisang ahente, parang mga syunga. Pero kumuha tayo ngayon, ano, para sa pa-intro ng bagong ahente na naman. Ayan, kumuha tayo kahit paano. Kasi diba si Kuya Joseph nagsusupply sa atin. No? Although mas mura sila, syempre, kasi direct sa ahente. However, yung ano kasi, yung consistency, yung continuous na pag-deliver sa Boy Smirno. Ayan, a Boy Smirno. Kami lang iinom din yun. Kami naghahanap din minsan. Kaya lang, yung ref kasi natin, hindi ma-accommodate. Ay, inano ko na pala ito. Ito yung pahabol ng Nestle ngayon. Active Sword na delivery namin. Tapos, Marby. Yeah. Ang Marby ng bayan, ang tinapay ng bayan. At URC, kine-check ni Bagong Tendera. So, hindi muna natin i-reveal ang face. Hindi muna natin i-reveal. Body-body lang, body-body. Andun pa sa labas. Yung kine-check. Ayan. So, sunod-sunod ang ahente natin. Kanina DCFP yan. Ang dami nating ahente. Ayan, bagong ahente ulit. Ito asawa to ng customer ko. Ayan, sige. Boss, atras! Ayan guys, umorder tayo ng take dalawang case ng 500 at saka ano ba yun? 350? 300? Yung ML. Yung ML? 3 ml sa kaka niya. 5 ml? 500 at saka 300. Okay, sa lahat ng taga-pandi na subscriber ni Mami Park, ano nakalagay? Wellspring Water. Okay, kukuha ko ng number ni Kuya para kung kayo order. Maganda yan guys, para doon sa may mga pa-seminar, may okasyon, may patay, may wedding, may kahit ano. Ayan, yan o, para makatipid kayo. Okay. Ayan nga guys, sabay-sabay yung ahente. Nagpunta ang emperador, may bagong ahente ng tubig, no? May si URC, no, mga Jack and Jill products. So, yun yung ating mga items. Yung ating DCFE, na-display na natin yung iba. Especially yung Dutch Mill. Ayan. So, umorder na tayo ng, ano, ng gin na Prasco. May isang box pa tayo dun. Yung gin na by 4, no, yung 4 kantos tsaka mojito. Ayan. Tapos dito naman, ang daming nabiling mantika ngayon. 12 mantika, pero pay retail. Magkano ba ito? 35 yan, almighty. Maganda, Lemo. Maganda yung ano? Yellow. Parehas lang naman maganda. Kaya lang, ako bet ko yan. Yan gamit namin ngayon eh. So, yan. Na-ano na namin yung iba. Okay. So, yun yung likod namin ng kalat, di ba? Sana all makalat. Ayan. So, dumating nga si Marvin. Nandun na sa ano yung display. Bakit nandito itong mga jersey? Tapos dadating ang bigas. Dadating si Daddy kumuha ng bigas. Guys, itong pritong bangos, ganyan tayo kumuha. Aha, shala, Mami po. Ayan, ang ating mga ano, mga kalat-kala. At talaga. Tapos, sundan ako ng ano. So, nagbabalik ang ating Smirnoff. Okay? Ayan, puro pag-i-stock ang gagawin natin. Pupokus tayo sa ating tindahan. No? Kahapon, dumating si Snow Joe. Kulang-kulang din si Snow Joe, guys, eh. Pero, halos puno naman ang ating ano. Ano pa po ina ko? Ayan. Ayun din, kaya yung ano, yung ano ni ate, ano? Mik-mik. Anong mik-mik? Makaong yung video. Todo kwento mo pa namin. Bakit walang ano? Oh, take it eh. Yung mga ganyan, Kuya Joseph, pagka isang truck order, magkano? Depende nga sa ano, depende sa... Sa nakalagay sa laman? Sa order mo, tsaka sa ano, kasi hindi mo magkaka-pressure. Tulad ng mga halak, mga high value. Yan ang pangarap ko guys. Yung pag-umorder ako kay Kuya Joseph isang truck. Isang yeah, namin yan. Para, yan ang pangarap ko. Para isang bagsakan na lang. Uwi na agad. Pagka bagsakan mo, dami uwi namin. Pag ano kami, guys, pagka yung halimbawa, naayos na namin yung parking namin. Gusto namin ano, gusto talaga namin yung file talaga. Pangarap ko talaga guys yun. Kasi kailan kaya mangyayari yun? Pagdating ng panahon. Ay, sa Sigera. Ay, sa Sigera. Pagdating ng panahon. Naku po. Kailan kayo panahon na yun? Ayan. Ang galing magtatago eh. Astig. Oh, ayaw pang pakita natin tindera. Hindi pa muna. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa. Saka hindi ko talaga muna pinapakita mga tindera kasama sa vlog. Mga ma-expose. Pagka sila mga naka 6 months na yan, may possible na.
Parang si Yero. Huwag na kaya ko! Magbanggit ng pangalan. Huwag alam magbanggit ng pangalan. Ayan. Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? How are you to find out? No? Kamusta ang everybody? At nga pala ipapalam ko lang na may mga nasanda na po ang Mami ng GCash sa mga in-announce ko po na nanalo sa last video ko. No? Although yung hindi naman kayo, marami sa inyo ang hindi sumunod sa mechanics, kayo talaga. Next time susunod kayo sa mechanics, ha? Kasi yon ang patunay na kayo ay marunong sa buhay. Ang marunong sumunod sa instructions, matalino. Tatandaan nyo yan, ha? Kasi kapag mga simple instructions lang, di kayo marunong. Na-sermon pa ng mami, ano? Hindi, kasama kasi sa learnings natin yon. Mga business people tayo, no? Isa sa ating kailangan na matutunan ay ang disiplina. So, kaya, disiplina at marunong sumunod sa instructions. However, congratulations sa inyo. Masayang-masaya ako kasi you are able to participate in our pa-GCash. So, hindi pa today ang ating 10 mananalo ng 50 pesos GCash kasi hindi pa ako nakapag-prepare ng tanong. I was really busy, no? So, medyo nahihirapan ako ngayon sa aking pagsasalita kasi talagang natural ko to Taglish kasi nga baka ma-correct na naman ako. Pero hindi naman ako nagagalit kung makokorek ako. This afternoon, me and my best friend talk about how Daddy Park talk to me, no? In text. Kasi tinatanong ko nga kung yung dumating na kasi yung in-order ko sa Lazada na bed frame kasi kailangan na namin maglagay ng bed frame kasi nahihirapan na kami ng daddy from the floor. Pag tumatayo kami, nalimpungatan kami. Ang hirap bumangon pag umiedad na, no? So, yon. And then, nire-relay ko yung mga sinasabi ni daddy kay Beshi. Sabi ni Beshi, alam mo, Bes, napakatagal ko na sa call center. Until now talaga, minsan hindi ko naiintindihan ang mga nag-iingles. Given na si daddy ay English-talking people, person, parang katulad din natin, balbal magsalita, no? Parang tulad din natin kapag nagtatagalog tayo. Kapag tinranslate talaga natin ng pure Tagalog, ang ating mga gustong sabihin, talagang mali, no? So, ganun din sila, daddy. So, kaya hindi ako masyadong bothered when it comes to that. However, kasi, parang nailang lang ako, no? Parang nailang lang ako ngayon. Okay, anyways, and anyhow, let's shout out and pag-uusapan natin ngayon, no? Ang mga marami sa natutunan ko, mga naging lesson learned ng Mami Park, no? And also, I'm going to share to you guys yung kwento ni Kuya DTV. Sorry Kuya DTV, ha? Sama ka na sa vlog. No, si Kuya DTV vlogger din yun. No, may sari-sari store din siya at ang kanyang niche ay mga toys, tattoos, and candies. No? So, nagdi-divisoria pa siya talaga. So, yun. But before that, no, but before natin pag-usapan ang ating mga charge to experience, ay syempre, tayo ay mag-shout out. No? Sa mga hindi pa po nakiklaim ng kanilang mga panalo, i-PM na po ang Mami Park sa Mami Park, MamiPark. Ang akin pong face lock, ang profile pic doon. At kayo po ay mag-PM na for your panalo. Okay, so i-follow nyo na din ang Mami Park sa ating FB, no? Sa ating another social media platform. So, shout out to user -ZQ3T. Sorry guys, nandito yung lapi, no? At nandito kasi yung isang cellphone ko na hindi ko magamit to read. Kasi nakatutok ako sa camera sa harap kasi yung tindera, no? Kasi kapag may mga malalaking, pag malaki ang sukle, tumatayo ako. Ako ang nagsusukle, no? Hanggat maaari ako ang humahawak. Okay, user -ZQ3TP6ZF1D. Thank you, Mami. Love, love. I love you. Thank you always sa mga new learnings every day. Di naman ako laging nagko-comment, pero laging nakaabang sa mga new videos mo. God bless us all. So, may bibili. Ano yun? Alfonso yata. Nakikita nyo ba, guys? Ayun, nilagay muna sa counter ni Tindera. Alfonso ba yan? Okay. Ayan, Sabado kasi ngayon, guys. Okay. God bless us all. Thank you, no? Ayan, Marshy 3572. Hi, Mami. Ask ko lang po about Orus. Sino po bang required mag-Orus and may corresponding penalty po ba doon? Thanks in advance po. So, yung Orus po ay yung online ano na po ngayon ng pagpa-file, no? Yung pagbabayad yata ito. So, I'm going to tackle that if I able to learn about it muna. Kasi hindi po ako gumagamit ng Orus, kundi ang ginagamit ko po ay EBI form offline sa pagpa-filing. So, when it comes to Orus, medyo hindi ko po ano siya. So, I'm going to tackle that if magkakaroon na po tayo ng topic sa ating taxing. Okay? So, sa mga hindi nakaka-relate na aking mga regular viewers na mga sari, tungkol po ito sa taxing. Okay? Ayan. Thank you, Marshy 3572. Abang-abang lang po sa mga vlogs ni Mami Park about tax topic. Beliana Santos, Mami, hindi mo kailangan magpaliwanag. Basta para sa akin, lahat ng sinasabi mo, naintindihan ko. Kaya nga po, sana maging ganyan din kami.
tinda ko, love you mommy and daddy part. Ayan, ayan. And Beliana Santos again, tama po mommy, kailangan limitado lang ang pakikisama sa tindera. Beliana Santos again, gandang hapon mommy part, ingat po kayo lagi. NJOFW2899, ay panalo ako, hehehe. Saya-saya, pag uwi ko, kukunin ko sa iyo ang 30 pesos ko para makita kita. Haha, naku! Huwag nyo na akong pangaraping makita kasi sa video lang ako maganda. Sa personal talaga, losyangan ng nanay nyo. Losyangan ng mami, no? So, ayan. OFW, ingat ka dyan sa abroad. Maraming maraming salamat po sa iyong laging panonood at pag-a-advance learning, okay? Sabi pa niya, ibig sabihin lang sis, talagang interesado sa mga video mo. Nakapokus siya sa sinasabi mo, kaya napansin niya yon. Yung iba kasi, naiinis at pinapansin, pero mas natututo din tayo sa kanila. Tulad mo, natututo ako sa iyo. Sa totoo naman yun, kaya nga ano eh, no hurt feelings, sa totoo lang. Kasi yun naman yung gusto ko, and I admit that ever since the world began naman talaga na nagbablog ako, na hindi perfect ang mami, nagkakamali din ako the way I speak, mga grammars and mga usage of words ko, or mga how I construct sentences, ganyan. Hindi ako perfect, no? Pero alam ko, naaarok nyo kung ano ang ibig kong sabihin. Naiintindihan nyo, kasi hindi na kayo mga bata, at may mga comprehensions kayo. Kasi we are thankful, hindi sila mga pure bashers. They are purely concerned to us, na ayan. So maraming salamat doon sa nag-comment niya, si Mark ba 'yon? Nakalimutan ko na. Ayan. So next would be Roro Chen 6877. Hello Mommy Park. Okay lang po 'yan. The best ka pa rin. Kinikilig-kilig ang mommy. Ricky Anuevo, agree Mommy Park. Mahalaga ay i-deliver mo ng maayos ang mensahe. God bless Mommy Park. Juanito San Mateo, Mommy Park, may kamukha po kayo si Jacqueline Hise nung bata pa siya. Nakakainis ka Sir Juan ha. Dead balls na ngayon si Jacqueline ano? Ano nga pala no, rest in peace to her, no, sa kanyang biglaang pagkamatay. Actually, isa si Jacqueline Jose sa mga nakalakihan ko na batikang artista, na batikang actress, no. Kaya naman ako ay magaling talaga si Jacqueline Jose, lalo na ngayon naglalabasan yung mga clips ng mga pelikula niya, no. Grabe. So thank you. It's ano ah, saka good compliment. Napakagandang compliment po 'yan. Nakamukha ko siya kasi maganda si Jacqueline Jose. Hello. Sana all. Okay, Marie Joy Joves 6618. Hello Mommy Park. One of your silent viewers here. Most OFW relate sa pag-English. Tama ka Mommy. Di nga rag most of us. Mas importante po sa amin yung makinig sa learnings mo. Habang comment, more learning videos po. Thank you and God bless. Thank you. Romel 1594. Congrats Madam para sa new worker mo. Tama naman, working related na lang lagi ang pag-uusapan nyo na amo at tauhan. Romel 1594. Hello Madam, happy Sally. Winnie 07, watching here Mommy Park. Congratulations sa mga nanalo. But Mam Winnie, hindi ka nag-join. Kuya Jess TV, shout out sa Arbitrario Family. Hi. So ang pag-uusapan natin today ay yung mga charge to experience. Actually, I was about to vlog this, kaya lang kasi mas inuuna ko muna yung mga importanteng learnings na vlogs. And napaalala sa akin ni Kuya Darwin TV, ni Kuya DTV, no? Hindi ko na alam kung ano pa ba. Paiba-iba kasi ng pangalan eh. So kahapon, nag-text sa akin si Kuya DTV. Sabi niya, Mami, sa'yo ba may mga nag-aalok ng Frozen? Kasi may nag-aalok daw sa kanya ng Frozen. And na timing daw na busy, no? Yung busy hours na, peak hours na, sumasabay daw. So may mga dala naman siyang products na iniwan na worth 3,500, no? Ganon. And sabi daw, babalik daw ngayong linggo. So bukas yun. Pero, ang nakakainis dito is hindi nila napansin na may mga ibang products ay expired na. So, hindi nila napansin. Napansin lang nung, siguro, after a day na, doon lang napansin na may mga expired na. Merong CDO, merong Pampanga. May mga tatak naman yung mga frozen products na inalok sa kanya. So, kung hindi babalik bukas, is scam yun. And it is charged to experience. So, what are the things that I said and I advise to Kuya Dar? Unang-una, pag may mga bago sa akin ng mga ahente, tinatanong ko kung ano ang pangalan ng kanilang company. Saan sila nag-roaming? May FB account ba sila? May official page ba sila? Nasa website ba sila? At ano ang kanilang mga services aside sa kanilang product na ibinibigay? COD ba? Or cash on delivery? Nagbibigay ba sila ng terms of payment? Or yung dati natawag natin consignment ng yung mga terms? And also, tinatanong ko rin kung sila ba ay may ID, may resibong legit, or kahit hindi man magbigay ng resibong legit, may mga price list, yung mga further ano, yung mga further investigation or interviews na hindi nawawala sa akin. Yan ay mga basic na tinatanong ko sa kanila. And before even hindi and before ako mag-commit or bumili, no, kung may dala man na silang product, talagang sine-search ko pa muna. Tinitingnan ko, sinisimple ko na i-search sa FB, i-search sa website, ganyan. And time na may lalong bago, binivideo ko.
So the reason of that is para ma-aware sila na ako ay nagvi-video, ako ay kumukuha ng records ng sa ganon ay protection at in my end, no? So kayo mga kasari, ganyan ang gagawin nyo. So tinatry ni Kuya Darwin na i-review at tingnan sa CCTV niya. However, mailap daw ang mukha sa CCTV, hindi makita. Puro ulo lang ang nakikita. So ako talaga, hindi ka makakawala dun sa focus ng camera kasi nga front ta, no? Kumbaga ba, naimumove ko to eh. Naimumove ko 'yan, no? Oh, mamumove ko 'yan. Pwede kong i-move 'yan para makita ko ang nangyayari sa harapan. So kaya meron akong nakatagong CCTV. So para makita ko kung sino ang mga ano itsura ng mga nagpunta sa akin. So ganyan palagi ang Mommy Park, no? So kaya hindi ako basta-basta nai-scam. So one time I remember my mom nung nagtitinda siya sa palengke ng mga itlog, and sari-sari, may diaper yan, may uling, may plastic, may hanger, kung ano may titinda sa kanyang bangketa, dun sa bangketa na pinagtitindahan niya. May nagalok sa kanya ng mga shampoo, ang mumura, by one take one daw, basta per set ang bibilin, yung mga Rejoice, mga Sunsilk, ganyan, mga Pantene, Dove, na naka-plastic pa siya, tapos bottles. Yun pala, pag binuksan mo, parang tubig ang laman. At yung kanyang klase ng bottles, parang may mga gasgas na, parang nirefillan na lang, ganyan, no? Ang dami talagang mga manloloko. So, charge to experience to mami yun, mga around almost 5,000 din ang nakurbat sa kanya ng scam. So, ako, hindi naman ako basta pa nagaganyan, no? So kaya ako ay pagdating sa mga ahente, sa mga suppliers, at kanilang mga ibinibigay sa akin ng mga items, mapagtanong ako kasi syempre napakahirap na malugi sa ating ipinupuunan, no? Alam niyo po, kahit po sa mga toys at saka mga candies na tinitinda ko, may mga tatak po yan. May mga companies, no, tulad ni Wesley, yan, ang ating Snappy, meron po iyang tata, no. Maalala ko po sa Snappy, no, Cham ang manufacturing niyan eh. Meron pong gumaya niyan. Kung na-encounter niyo po yung Mega Jelly, Mega naman ang tata. Kamukha talaga nung Snappy Jelly at saka Master Coco ng Cham at saka Master Cola ng Cham. Kamukha. As in, from packaging, kamukha, na iba lang yung pangalan. Mega ang nakalagay. So, nagkaroon po iyon ng issue kasi nagkaroon po ng, tawag dito, mga discoloration sa kanyang produkto. Kaya po yan ay na-TV, na-media po yan, at talagang pinanood ko. Kasi kung sa Cham nga ba, dahil kinikerry ko ang Snappy Jelly. Good thing na lang ay hindi. No? At kinasuhan ng Cham ang Mega. Yung Mega ang tatak kasi nung parang another style ng Snappy Jelly na yun. Kinasuhan nila kasi sa panggagaya. So, pang-fraud. Plagiarism, no? Plagiarism po ang magiging kaso nun. Okay. Anyways, that is one of the charge to experience, no? So, another thing pa ang Mommy Park when it comes to ano, ay pagdating po doon sa aasa ka sa mga akihente ng supplies na hindi naman magtatagal sa iyo. So, naalala ko, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Meron isa dito na supplier, ahente, na nagpunta sa akin. Actually, dati siya sa JR&R, and then lumipat siya ng company. So, dahil alam niya ng area na to at nakakakausap na nila ako, inalok niya ako. So, yung usapan namin, in-encourage niya ako na umorder ako ng ganito, ganyan, para may-apply niya ako ng terms. Honestly speaking, kahit hindi naman ako may-apply sa terms, okay lang. Kaya lang kasi, parang ginagamit na pang-inganyo yon para maka-order ka. Ako naman kasi, syempre, para mahabol ko din yung magandang pagkakataon na yon na terms, no? Kasi malaki din ang may tutulong. Is, ang nangyari, nung dapat na inaasahan ko siyang pupunta na, hindi na siya nagbalik. And, ayan, hindi ko mukha ka, malamig naman lahat yan, ah. And then, yun na nga, no? Ganon. Kumbaga ba parang, wag mo na lang paasahin dapat, di ba? Ang mga client. Kung hindi ka naman magiging totoo sa mga sinasabi mo. So, di sabi ko, hindi na, bumalik siya, makapasko na, maka-New Year na. Handito pa nun si Angie. Tapos kinuha pa nga yung FB ni Angie kasi nga, tinatanong kung u-order ako. Sabi ko, hindi na ako u-order sa kanya kasi ayoko nang sinungaling. Ayoko nang hindi marunong sumunod sa pinag-usapan. Napakarami kong supplier ng kanyang ibinebenta.
thinking pa na siya hindi nagbe-break case, pero umorder ako sa kanya ng mga boxes na items. Hindi, kung kukumpara sa mga ibang kumukuha sa kanya siguro, o iba nilang mga client na malalaki ang mga purchases, it doesn't matter to me. Negosyante ako, ni syempre naghahari muna ako. Bakit naman ako kukuha ng napakarami sa kanya? Eh, kung tinetesting ko nga ang kanyang pagiging stability ng pagsusupply sa akin, at ang pag-aalok niya na kapag ka ako ay kumuha ng kumuha, ako ay mai-apply ng consignment terms. So, meaning to say, hindi naman siya sumunod doon sa aming pinag-usapan. Nabwisit lang ako. Kasi hindi ka na nga inaasahan, kahit bumibili ako sa iyo, hindi ka na nga break case, pero bumili pa rin ako sa iyo. At hindi mo inayos ang pag-aano sa akin. E, tsapwera ka na. Kasi marami naman akong supplier na katulad mo. No? Consignment pa. Tulad ng EKC. Yan. Shout out kay Kuya. Kuya ay kay Kuya Joseph and Ate B. So, isipin mo yon, di ba? Nakukuha ko naman yan eh. Mataas man sila, cents lang, 2 piso. Hindi naman ako may stress. Di ba? Okay lang yon. Break case naman. Diba? So, yon. So, charge to experience yon, no? At charge to experience sa isang ahente. Ngayon, ito ang catch dyan. Bumabalik, iba ang ahente na. Iba ng ahente, pero same company. Tapos, nireklamo ko, sinabi ko. Tapos, tawag siya sa opisina. Kasi po, meron pong isang ano po dito, customer na nagre-reklamo, ganyan. Kinuwento niya yung kinaiinis ko. Tapos, kinausap pa rin niya ako, sabi niya, ma'am, baka naman po pwede natin pag-usapan, baka po pwede niyo pong i-continue, kukontinue na lang natin, one purchase na lang po, sige po, iaayos na natin. Hindi ako pumayag. No. Sabi ko, dapat yung maintindihan ang mga ahente na huwag nyo kaming gagawing tanga ng mga negosyante. Hindi kami yung laging kami hahabol sa inyo. Habulin nyo rin kami paminsan-minsan. Diba? Tayo mga girls, magpahabol din tayo, no? Ganon. Parang ganon lang yon. So, charge the experience to my end and to the end of, or to the part of the agent. Na sana dapat, ano na nila ako, regular customer na nila ako. No? Kaso yun, yun nga yung nangyari. So another thing na lesson learned, marami yan yung mga ganyan, yung hindi maaasahan ng mga suppliers. So ano ang dapat na ginagawa natin? Dapat meron tayong backup. Hindi tayo aasa sa isang ahente lang. Hindi tayo, ika nga, eto lalabas na naman yung dati kong sinasabing learnings, na dapat lagi tayong may option 1, 2, 3. Alam nyo, sa pag-ibig lang ang hindi maganda ang option, no? Pero pagdating sa negosyo, dapat marami tayong option when it comes to suppliers. Kasi para hindi tayo mauubusan ng stocks, and we are able to supply, to sustain, to provide the needs of our community of or our area. No? Kasi iyon ang goal natin. Yung ma-provide natin ang needs ng ating mga customers. And so, magkaroon tayo ng magandang sales. No? Continuous ang sales. No? Stable. So, marami akong mga charge to experience. Ayon. Okay, no? Na-outlook lang tayo kasi may mga bumibili. Mga bills, malalaki din yung bills. No? Tulad ng huling umalis, almost 700 ang nabili. Okay, anyways, magbalik nga tayo. So, yun nga. Marami akong mga charge to experience na mga ahente na inaasahan ko tapos hindi naman pala sila magtutuloy-tuloy na mag-supply. No? So, another thing na ating charge to experience tulad ng mga nakaraan na matunog na aking mga vlogs ay tungkol sa empleyado. No? So, ngayon, mas mahigpit-higpit na ako. And mas iniiwasan ko na yung attachment, ganyan. Kasi, I learned my lesson. No? Kasi yung inaabuso ka pagdating sa luwag, pagdating sa bale, pagdating sa oras, pagdating sa ano. Alam niyo po kung gaano ako kahigpit sa totoo lang at kung gaano ako kataray sa totoo lang. But in a way na it's because we are in the business. So ngayon, minsan kahit gusto mong piliin pa rin yung maging maawain at maging maano, mas pinipili ko na lang natiisin. So ito ang aaralin niyo sa buhay niyo bilang negosyante ay yung matuto kayong maging matigas paminsan-minsan. Kasi ang ending kasi aabusuhin, no? Magiging abusado. So kaya although I have a lot of warnings from Daddy Park, hindi ako nakinig kasi ganoon talaga eh, no? Naging mawain tayo kasi hindi naman naging iba sa atin yung mga naging empleyado natin mga nakaraan. Kaya lang ay minsan din ay susubukin tayo ng panahon para bibigyan tayo ng mga dahilan at mga pangyayari na para maging ano sa atin, maging eye-opening na tayo ay iayos natin ang sistema. So, alam niyo naman siguro yan, ano? Hindi nalingin sa inyo lahat yan, yung aking mga naging charge to experiences when it comes to employee. And, nagpapasalamat na lang ako na kahit pa paano, maraming bagay na maaga pa lang nalaman ko na, or hindi nagkaroon na ng sobrang laking damage, no? Although, tuwing ganyan, naaalis ang mga empleyado, magkakasakit kami ni Daddy, tapos magkakaroon kami ng gastos when it comes sa gamot, ganyan, no? So, kaya, I'll make sure na talaga na ngayon, nasa ayos na. And,
another pa na charge to experience sa aking part when it comes to customers, no? So sometimes wag din tayong masyadong pakampante, lalo na kapag walk through ang ating tindahan. Lagi-lagi ang ating bilis ng mata at bilis ng kamay pagdating sa pagtitinda. So hindi naman lahat ay siyempre, ako sa totoo lang, may mga under surveillance ako ng mga suki na talagang kapag nandyan sila ay talagang nakatutok ako, nakatitig ako, even ang mga empleyado ko, binibigyan ko yan ng senyas, binibigyan ko, tinitingnan ko, no, yung tipong dapat tingin pa lang, nagigets nila ko anong ibig kong sabihin. So, ganon. Dahil minsan, kahit sabihin mga neighborhoods lang, dapat hindi pa rin kampante. Okay? So, yun. Another thing when it comes to my charge to experiences, yung tipong may budget ka pero nag-over budget ka sa pamimili, yung right budget allocation. Sa totoo lang, even now sirang-sira pa din ako sa ganyang disiplina, and I admit that, and I'm sure kayo din ganon, no? Marami sa inyo, kung hindi man lahat kayo, marami sa atin ay nagiging ganon din, kasi parang ganito lang yan eh, na-overwhelm talaga tayo kasi ang lahat naman ng gusto natin ay puro sa pamimili. O kasi guys, ang katwiran ko, di baling maubos ang pera ko basta nasa paninda, kasi alam ko rolling, iikot pera yon, no? Kesa naman hawak ko tapos magagalaw ko. Although, pauna na lang na sinasabi ko, disiplina, disiplina. Eh, kaya nga may salitang we are not perfect. Kasi, hindi sa lahat ng oras ay hindi tayo natutukso na gumawa ng against sa rules and regulations ng na ating inilagay or ng ating ginawa para sa ating tindahan. Minsan tayo mismo mga owner, break it, no? Although, normal yon, tao lang tayo. Ang mahalaga is basta para sa tindahan, para sa negosyo. Ihiwalay ang personal at ang business, okay? Ayan. Another charge to experience na maaari kong ma-share sa inyo na kayo din ay pwedeng ngayon pa lang at least alam nyo na. Yung hindi nag-check or hindi nagiging habit ang mag-check ng mga expirations. Ayan. Kasi dati, ito naman may reasons naman ako. Inasa ko kasing trabaho yan sa mga tindera. Hindi ko naman inakala na dumating dun sa part na hindi naman pala chine-check, no? Minsan, kailangan din talaga ikaw na owner, eh, personal mo talagang binibisita ang sulok-sulok ng iyong tindahan. Although, dapat hindi ko na trabaho yon, no? How many times in a month na pinapaalala ko sa mga naging huling tindera ko na tingnan, ayusin, linisin, wala, hindi nagagawa. Maybe I admit din na siguro kasi sa pagod na dahil minsan iisa lang ang duty, ay naiintindihan ko. Kaya lang, hindi naman ako nagkulang ng paalala. Gano'n lang naman bibisitahin. Kaya nga may salitang first in, first out. So yun yung mga naging ano namin noon dati nila Ate Ana, na sabi ko, hindi ka nagpa-first in, first out. Kasi paano nangyaring malapit ng ma-expire yan, ngayon lang napansin na dapat naka-ano na yan, dapat na-out na yan eh, kasi naging mabili yan. Oh, bakit may nakalisot na napakatagal ay mabilis, malapit na ang expirations. So ibig sabihin, hindi ka nag-check. Sinasalpak mo lang kapag inuutos ko. So I admit din naman bilang store owner, masyado din akong nagkaroon ng ano, dahil nag-aayos ako ng mga papeles. So talagang kailangan, you need to make a time for checking. So more of checking. Nag-check ako, pero hindi ko naman akalaing nagogoyo pa ako ng tindera ko pagdating sa trabahong gano'n na sinabi kong i-check. Hanggang sa sasabihin ko, i-charge ko sa inyo yan kapag na-expire yan, nang hindi ko nalalaman na ma-expire na yan sa kahahabulin na i-dispose or ibebenta or ipupush na mabili. So kaya ngayon sa mga empleyado ngayon, sinasabi ko na sa kanila, mag-check kayo ng expiration. Ang first in, first out, huwag niyong katamaran. Kasi number one rules yan sa mga grocery stores, sa mga items, sa mga sales, sa mga negosyo na may mga inventory, may mga stocks. Okay, another thing na charge to experience is yung iiwanan mo ang iyong mga empleyado, no? Na nang talagang as in talagang iiwan mo buong hanap buhay mo, no? So that is why CCTV is one of the good thing na investment for this, kasi syempre you are able to check, no, what your employee doing, ang mga customers, ang safety, no, makakatulong pa rin, malaki pa rin ang maitutulong. So kaya charge to experience na masyado akong nagpakakampante. Although yung mga sinet up na mga CCTV ni Daddy dito dati pa, gumagana naman pala, hindi ko rin alam. Hindi nga lang kasi mare-review, wala pa kasi kaming monitor or yung TV. Kaya ang nangyari, nagsipagbili pa kami yung nakokonect sa apps para lang ma-check, no? So kaya soon bibili na ang Daddy ng monitor
nang sa ganun ay magamit na namin yung aming makita na namin yung talagang capture ng aming mga CCTV sa sulok-sulok na nilagay ng daddy, yung mga in-install niya, no? So kitang-kita diyan ang customer, kitang-kita ang counter, kitang-kita ang loob ng tindahan, kitang-kita ang labas ng tindahan. Yun. So yan yung mga bagay-bagay na ating ano. So another charge to experience nung ako ay 2 taon na rito is when it comes to products na binibili natin, tulad ng halimbawa pag namimili, ang hindi nag-check ng resibo. So pag hindi nag-check ng resibo, meron palang kulang, no? Kulang ang items pero na-punch, halimbawa 3 lang ang items, 4 pala ang na-punch. And the price, tumaas na pala, hindi pa tayo aware. So charge to experience 'yan, no? So hindi naman ako totally naluging-nalugi, kaya lang nung minsan hindi ako nag-check noon, na break even lang ako, parang nagpagod lang ako. Ganun yung nangyari. So kaya naman ugaliing mag-check. So ako talaga, pag dumadating ang ahente, bago yan i-display, pepresyuhan na. So ako, ang trabaho ko, i-check ang presyo at presyuhan ang mga items and tulungan ng mga tinderang i-display. So iyon ang isa sa mga charge to experience. Kala nyo, nung galing ng mommy part, ano, kumakapag-vlog ako, no? Hindi, tao lang din ako, guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ko makuhang kumuha ng ibang klase ng additional income. It is because dito pa lang sa tindahan, hinihilatura na ako sa pagod at hirap. Hindi easy mag-transition ka, tapos mag-manage ka ng tindahan. Hindi ko sinasabing napakalaki ng tindahan ko, pero enough para sa pagod ko ang tindahan na to, sa totoo lang. No? Kung magkakaroon man kami ng mga patay na oras dito or mga vacant time, Diyos ko po Lord, thank you sa 2 oras siguro, no? Pero hindi mangyayaring napakahaba ng oras namin na wala kaming ginagawa. Kasi doon sa mga patay na oras, doon kami tumitira ng pagdi-display, paglilinis, pag-aayos, pag-check. 'Yon ang aming trabaho. So kaya naman, charge to experience din na masyado ako nagtiwala sa empleyado at inasa ko ang marami sa trabaho. Ngayon ako ay tutok na at talagang I'll see to it na lahat ng halos lahat ng bagay ay malulook after. Hindi perfect, but handoon yung halos 100% natitingnan ko na ano ko na kung ano ang mga kalagayan, dahil din sa nagte-training ako ngayon, may mga trainee ako. Until now trainee sila sa totoo lang. Kasi po ako hanggang 3 months tinitingnan ko ang empleyado kung nag-i-improve ang kanilang trabaho, ang kanilang ginagawa. Kasi syempre, dumadating din ako dun sa time na kapag matagal-tagal na ang empleyado sa akin, nagre-raise ako ng sahod. Ang charge to experience ko when it comes to that is yung nagre-raise sa mga nakaraan kong mga empleyado na hindi naman nag-i-improve, na imbis na mag-improve, palala ang behavior, palala ang trabaho, palesen ang quality, ganon. Pero ang kanilang sahod pataas. So kaya ngayon, charge to experience and lesson learned, never kong itataas ang sahod ng hindi nag-i-improve at walang progress, no? Dapat mas more na ma-improve. Alam nyo ako minsan din, kahit gano'ng kagaling ang empleyado sa ugali, kailangan magkadikit ang sipag, galing at ugali. Yan ang pinaka mga number one na prinsipyo ko. They cannot be me. Wala naman magiging katulad ko ng sakto. But hindi man nila mapantaya, hindi man nila ako mahigitan, or hindi man nila ako mapantayan, but sana at least 90% man lang ng kung paano ako magtrabaho sa tindahan, ganun sila. Hindi man sila hinihinging maging perfect eh. Ang sa akin lang, sumunod kasi sa instruction para nagagawa ng maayos ang trabaho. No? So syempre, hindi ka lang susunod sa instruction. Aside sa susunod ka sa instruction, gagawin mo. Di ba? No? Or bukod sa gagawin, kung ano yung talagang tinuro, yun ang aanuhin mo. No? Yun ang gagawin mo. Kasi ganun naman ako sa trabaho. No? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, I'm not worth sa mga company na pagtatrabahuan ko or pinagtatrabahuan ko kasi alam ko ang aking kapasidad. Hindi worth para sa sahod na tatanggapin ko. No? Pero sanay akong magtiyaga sa maliit. Minsan, magtiyaga ako sa isang klase ng trabaho kahit na mababa pa sa tinapos ko kasi kailangan ko. I give my best shot. However, umaalis ako kapag hindi makakasustain kasi may mga binubuhay ako, may mga anak. So, ganun lang, no? So, napakarami kong mga charge to experience sa paghahanap buhay. Hindi lamang ito, pati rin sa iba ko pang mga naging hanap buhay, no? Isa pa sa mga charge to experience ay yung wala kang option when it comes to transportation. Kung nakumukuha ko isa lang ang inaasahan mong nagsiservice sa iyo, tinatawag mo, so dapat meron ka ding option na on-call na service for your transportation, no? So, charge to experience yan, na hindi ako makaalis at hindi ako makaano. Kasi,
kung may irsa lang akong inaasahan. So isa pa sa tulad niyan, pinapagalitan ko ang daddy. Hanggang ngayon, di mo ako tinuturuang mag-drive. Pag may sakit ka, hindi basta makakapamilya, hintayin pa kitang maging okay. Bakit? Kasi ikaw ang driver, ikaw ang inaasahan. So, paano kapag kailangan tayong umalis at hindi ka makakadrive? Hindi mo pa ako tinuturuang mag-drive. Nagagalit ako. Isa nga sinasabi ko na guys eh, tandaan mo pag nagtapera ako, bibili ko ng sarili kong sasakyan, mas maganda dyan sa binili mo. Naloko ko na ganun. Para mamimili ko mag-isa, daladala ko sa sasakyan. No? Kung magkakurenta na ako daddy, ang pangako ko sa sarili ko, matuto ako mag-drive ng four wheels. Hanggang ngayon, di pa nagagawa. Kailan kaya, no guys? So, yun. So, siguro magpapaano muna ako, maglulose weight muna ako guys, kasi para magaan ang katawan ko kapag ka nag-ano. Pero gusto ko talagang matuto, no? So, talaga lang, sa totoo lang, kung pwede lang dagdagan ang 24 hours sa isang araw, ganun, no? So, kaya, may tulog naman ako, pamisamis, pero tinan yung eyeball ko. No? Ayan. Pero sa totoo lang, magaan na ang trabaho ko ngayon kahit papaano. Kaya nga gumaling-galing na rin ako. And si daddy din, can able to rest na. Can able to go home na kung anong oras niya yung talagang tulad ng dati na umuwi siya. Kasi nga, meron akong kasama magbantay ng tindahan. No? So tayo, oh, nakabantay pa rin tayo dyan. Oh. Nakatutok tayo dyan kahit nandito tayo sa loob. Ayan. So yun lang ang ma-share ko for today's video. Sana kayo ay may ma-share din dyan sa baba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod po natin mga video ang aking Q&A for another 50 pesos worth of GCash. 10 po ang ating pipiliin. No? Sa mga hindi pa po nag-claim, na mga nireplyan ko po sa comment ng video kung saan ako ay nagtanong ng ating 100 GCash worth of GCash ay mag-PM na po kayo kasi marami na pong nag-claim. Hindi ko na po i-announce dyan at ipapapap dyan. Alam naman po nila yon. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye!